Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Magandang hapon sa inyo. Ako ay bago ninyong subscriber. Meron din sana akong itatanong. Paano kung may nag-send sa akin ng direct message na kung ano-ano ang masasamang bagay na sinasabi niya sa akin? Hindi naman totoo. Maaari ko ba siyang kasuhan ng cyber libel? Maraming salamat, attorney. Hinihintay ko ang iyong kasagutan. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kasuhan ang taong nagpadala ng message sa iyo na kung ano-ano ang mga sinabi na hindi naman totoo? Mga kaibigan, maraming ganito ang nangyayari. May mga nagpapadala ng message sa messenger at kung ano-ano ang mga sinasabi sa pinadalhan. Mga masasamang mga bagay ang sinasabi sa pinadalhan. Maaari bang kasuhan ng cyber libel ang nagpadala ng message? Mga kaibigan, hindi pasok sa cyber libel ang nasabing gawain. Kung titignan natin ang mga elemento ng cyber libel na una, pahayag ng mapanirang puri. Ito ay isang maling pahayag na nakakapinsala sa reputasyon ng isang individual o entity. Pangalawa na elemento, publication. Ang pahayag na nakakapinsala ay dapat na naipublish online na ito ay accessible o maaaring makita o basahin ng ibang tao aside doon sa taong pinadalhan. Pangatlo, identification. Kailangan na makilala ang taong siniraan na partido. Pangapat, malisya. Ang pahayag ay dapat ginawa ng may masamang intensyon o walang pakundangang pagwawalang bahala sa katotohanan. Kaya kung susuriin natin mabuti, hindi pasok sa cyber libel ang sitwasyon ng ating viewer dahil isang elemento nito ay wala. Ano yung elementong missing? Ang second element ay missing. Ito yung publication na dapat ang pahayag na nakakapinsala ay dapat na naipublish online na ginawang accessible sa ibang tao o third party. Dito sa situation ng ating viewer, ipinadala sa kanya ang message directly, diretso sa kanya. Walang ibang involved na tao. Hindi rin ito accessible sa ibang tao. Dahil direct message ito, hindi ito ma-access ng ibang tao. Hindi ito na-publish para makita o mabasa ng ibang tao maliban sa recipient ng message na ito ay ang ating viewer. Sa mga katuwid, hindi pwedeng ireklamo ng cyber libel ang sender pero ang ating viewer ay maaaring magsampa ng complaint ng unjust vexation. Kulang ibinigay na definition ng unjust vexation ng ating revised penal code. Pero sa isang kaso, ayon sa ating Supreme Court, ang unjust vexation ay pag-uugali na kahit hindi nagdudulot ng pinsalang pisikal, ito naman ay nagdudulot ng pagkayamot sa inosenteng tao. Kaya sa ating viewer, maaari mong ireklamo ng unjust vexation ang nagpadala sa iyo ng direct message kung ang kanyang ginawa sa iyo ay nagdudulot ng inis, pagdurusa, paghihirap o kaya'y kaguluhan sa isipan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!